Okay, magandang buhay mga sir, mga ma'am. Welcome po sa ating pong channel, Trip Moto Vlogs. Ayan, kapatid po ito ng Tech Moves for Fun. At salamat po at nandito na naman kayo na manonood sa ating pong vlog ngayong araw na ito. So ang ating pong video, ang ating vlog ngayong oras na ito mga sir, mga ma'am, ay ikakabit na ho natin yung ating pong top box. Yan. So yung previous na video ho natin, nag-unboxo tayo ng isang original na alloy na 45 liters top box. At ang kanyang brand ay Duhan. Ayan, nakita natin, legit check. Ay talaga namang aluminum alloy siya, original talaga. So sulit, ano po? So yun po, yung pong ating top box. Ayan, yung kanyang ilalim ay nasa taas. Ayan, binaliktad ko siya. Okay, pero ito po yung kanyang harapan. Simple lang siya mga sir, pero astig. Ayan, mas gusto ko kasi yung simple kaysa ang dami-daming design. Ito, simple lang. Ayan, may tatlong X lang sa mga gilid. Isang X dito, isang X sa kabila, tapos dito sa harapan merong X. Ayan, 3X po ito. Ayan, Duhan. Ayan po. Focus, yan. Okay. Mas gusto ko po yung simple lang mga sir. So ito na po yung ating pong Honda PCX 160. Parang hindi naluluma, ano po mga sir. Ayan. So meron tayong tutorial dyan sa ating pong description box kung paano po mag-install nito. Ito, kung paano mag-install nito, meron akong tutorial dyan. Okay, itong bracket na yan, windshield na yan, napaka-angas na, napaka-forma na nung ating pong PCX 160. Mas naging sporty type siya nung nalagyan ko ng ganito. Okay, yung bracket na yan. Ayan, yan na po. Para makita natin yung kabuuan. Ayan, no, di ba? Astig na siya, mga sir, mga ma'am. Napakaganda. Hindi ako nagsisi na PCX 160 ang aking binili. Ayan, parang hindi naluluma yung ating pong Honda PCX 160 mga sir. Pati ito, meron tayong tutorial kung paano maglagay nito. Ayan, kasi mga baguhan hindi marunong baklasin nito. Ayan, so may tutorial tayo dyan. Pati ito, may tutorial tayo dito. Mahirap din magbaklas nitong harapan nito mga sir, pero may tutorial tayo. Check nyo lang yung ating pong description box, okay? Then meron din tayong in-install na tire hugger. Ito, pinalitan natin yung napakaliit na tire hugger niya hanggang dito lang, sa gitna yung original niya. Pero ito, umabot hanggang dito. Kahit papano, malaking tulong yan na ma-minimize yung pagkalat ng dumi o kaya mga putik, lalo na pag umuulan. Meron din tayong tutorial yan. Bisitahin nyo lang yung ating pong channel sa mga videos niya, okay? Alright, so yan po ang i-install natin. As you can see, ito po yung kasama na tools niya sa loob. Mga tools, as you can see. Ngayon, wala pang butas. Ngayon pa lang tayo magbubutas mga sir. Ayan, sa kabila. Ayan o. Wala pa tayong butas mga sir. So ngayon pa lang tayo magbubutas, ano po. So ito po yung kasama. Ito yung kasama nung yan, sa loob nito. Okay, mayroong dalawang susi. Tapos ito mga sir. Yan, so ikakabit natin dito. Yan, maganda itong bracket na ito, makapal mga sir. Okay, meron siyang hawakan dito. Pagtalian, malaking bagay yan. Pagtalian. Okay, makapal siya. Kahit siguro aapak ang, kung lulubos-lubusin ko ang magsalita dito, kahit aapak dito yung 10 tao, kung aapak lang, kayang-kaya niya, no? Huwag lang tatalon-talon. Okay. So, ito po yung pong likuran ng ating pong Honda PCX 160 yan. Napaka-angas, ano po. Napaka-sporty type. Tsaka maporma yung kanya, yung tambutyo niya na pa. Okay.
na stock. Okay, so ipwesto na natin itong ating camera. Meron tayong holder dito at atin na umpisahan na i-install yung ating pong top box. So ito yung kanyang bracket. Tinanggal ko ito dun sa ilalim ng box. Dito ikakabit yung box, mga sir, ano? So ito ay ipapatong natin dito. Ayan. Ipwesto natin dyan para may turnilyo ho natin dito sa may bracket dito. Bracket. So punong-puno ng bracket. So ito. Ngayon pa lang tayo magbubutas, mga sir, ano? Ayan. So higpitan muna natin ito, mga sir. Ito. Yung mga to, higpitan natin na maayos para masaya. Okay, so nagpitan na natin, mga sir, itong pinaka base plate niya, no? Hindi ko na pinakita kung paano, very simple lang naman yan. May alloy dito, Allen wrench. So dito naman sa tools kasama, okay, dito. Ayan. Then syempre, kontrahin mo sa likod. Ayan, meron din kasama na pang kontra. Ayan, kontrahin mo yan. Okay, so pahihigpitan mo. Ayan, higpitan mo yung apat na yan para masaya. Pati ito, ipuesto mo na rin para masaya. Para pagkasinarpak natin, ay ox na ox, mga sir. Ipuesto natin dun sa may bracket, ay dun sa may box, para may fix na natin ito. Para madali na lang natin ihanap dito. Okay? So, ito na, mga sir, na higpitan na natin ito. Ayan. Ito, toto. Nahigpitan na natin. Hindi na siya umahalog. At ang paghigpit nito, mga sir, mga ma'am, explain ko na lang, ano. Pasok nyo ito doon sa may box. Ito, toto. Itong apat na to. Okay? Para sa ganon, makita nyo yung adjustment dito kung mahigpit na, kasi pag na-clamp dito, yan. Pag na-clamp dyan, yung lock nya, makikita mo kung mahigpit na, kaya dito ka mag-a-adjust. Yan, tantsa-tantsahin mo lang para okay na. Pagka nakita mo yung medyo mahigpit na, so parang yan, medyo gitna. Kung pansin ninyo, ano, medyo gitna, yung may pag-adjustan pa. Pero itong mga kanya turnilyo niya medyo nasa gitna, kasi yan yung nakita ko na medyo may kahigpitan na. Okay? So ganun lang. Then pag naayos niyo na to, so ipuesto niyo na dito. Dito. So ihanap na natin, mga sir, mga ma'am, ng magandang position niya para sa ganun iturnilyo na natin. Okay? So ganun lang, mga sir. Okay guys, ito na isalpak na natin itong ating pong faceplate ng ating pong duhan top box na 45 liters. Okay, so na-pwesto na natin dito sa ating Honda PCX160. So hindi ko na po ipinakita nung pong aking pong hinihigpitan itong mga turnilyo para mabilis po tayo. Explain ko na lang. Okay, so bali 6 ang nagamit kong butas. Ayan, 6. Okay, so although meron pong 8 na turnilyo na kasama, ano po, nitong duhan top box na ito, pero doon sa mga merong butas, ayan, na lalapat, okay, na sasakto doon po sa ito, itong bracket na ito, ay 6 lang yung butas na pwede nating lagyan ng turnilyo. So 6 lang na turnilyo ang nagamit ko. So may extra pa tayong 2 na ganito. So para sa akin, kahit 4 nga lang eh, kahit wala na itong 2. Okay, kahit ito lang, ito tsaka to, mahigpit na siya, mga sir, mga ma'am. Pero it's good, meron pang another 2, so bali 6. Kaya mas matibay na naman yung pagkakakabit, pagkakaturnilyo nitong base plate dito sa may bracket.
Yan, dito sa bracket. So tignan natin sa ilalim ano kung anong itsura niya. Yeah. Okay, so yan po yung itsura ng sa ilalim mga sir, mga ma'am. Ito yung base plate. Okay, ito yung base plate. Then ito naman yung bracket. Ito. Ito yung bracket kanina. So itong base plate ipinatong natin dito sa may bracket dito. Bracket. So ganyan po siya. Ganyan ko po siya diniskartehan na itinornilyo. So bahala na po kayo mga sir, mga ma'am kung anong diskarte nyo. Pero sa akin, ganyan po yung ginawa ko. Ayan. Para magkaroon kayo ng idea, no? Okay, yan, anim. So ito. Meron pong apat na ganito. So bali dalawa lang po yung nagamit ko kasi kung ilalagay ko dito tsaka dito, tatama na siya. So bali dalawa lang yung aking nagamit, pero walang problema, parang pinaka washer na lang ito. Okay? So parang dito gumamit ako ng ibang washer, ayan dito. So parehas din lang. Ayan. So yung dalawang ganito hindi ko nagamit. So bahala na kayong dumiskarte mga sir, basta pinakita ko lang sa inyo kung paano ang itsura niya para at least magkaroon kayo ng idea. Kaya naikabit na natin ano? Mga ma'am, mga sir, itong ating pong yan, tingnan natin ang itsura niya. So ganyan pong itsura niya pagka nasa likod yung pong base plate tsaka sa bracket, which is good. Ayan. So sa side, ayan po siya. Okay. So palikod tayo ng konti. Ayan, electric fan pa tayo. Yan yung aking holder ng aking camera. Okay, so yan po yun. Ito yung ating top box. Mamaya kabit natin para makita ninyo yung itsura. So ganyan. So ganito naman ang itsura nya. Sentro natin para masaya. Okay, so ganyan yung itsura niya na meron siyang base plate sa likod. Nakakainlab ang Honda TCX160 mga sir para sa akin. Tsaka kwan, napakatipid, grabe, napakatipid. Yun ang panalo dito pa. Maporma na, hindi naman nahuhuli sa speed mga sir, mga ma'am. Matipid pa. Kumpara mo sa NMAX, nako po, sa NMAX. Andun na tayo, mabilis kung sa mabilis, pero hindi naman pauhuli sa speed itong PCX160 mga sir, mga ma'am. Yan, kaya kung ako sa inyo, lalo na't ang mahal ngayon ng fuel, dito na kayo sa Honda PCX160. So ikabit na natin mga sir itong ating pong top box, makita natin yung kanyang itsura. Yan, moment of truth na po tayo. Nandito na yung ating pong top box. Focus lang natin para masaya. Ito na yung top box natin. So dito sa ilalim mga sir, yan, para makita ninyo ano. Yan. Ito, may mga butas ito. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yung space doon, okay, doon ipapasok yung pinakabilog. Eto, teka lang ha. Eto mga sir. Eto, itong apat na to. Focus lang natin. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ayan, ang nakikita ninyo. Mga sir, teka. Tunin ko lang ha para makita nyo. Kung pansin ninyo, nakaumbok siya. Ayan o. Ayan. May space siya o. Okay, may space. So doon ipapasok mga sir. Ano, pati dito. Ayan, apat sila. May mga spaces sila. Ayan. Kasi dyan mo ipapasok dun sa may. Eto, toto. Saan na yan? Maliktarin ko lang. Ayan. Eto, dito mo sila ipapasok mga sir, yung apat na yon. Saka mo siya hilain para or isalpak pababa para mag-lock siya. Ayan. Okay, ipapasok pa ganun. Ayan, apat. So ito po yung mga yon. Ito, tsaka ito.
And last, ito yung pinakalock niya, syempre yung ika-clamp dyan. Yan, ikabit na natin, ano? So, ganun lang kasimple, mga sir, mga ma'am, maglagay ng top box doon sa may base plate. Kasi marami ding nagtatanong, sir, paano po ilagay yung top box sa may base plate? So, yun na po yun. In-explain ko na po. Para makita nyo. So, ikabit na natin, ano? Focus natin. Okay. Alright. Ayan. Then, saka mo ipasok. Ayan, tulak mo lang. Tulak lang, ano? Ayan, pag nakatulak na, pag naisagad mo na yung tulak, mga sir, saka mo ilock dito sa ilalim. Yan, ibababa na natin para makita ninyo. Okay. Nakikita ba? Kunin ko na lang. Yan, pagka naipasok, naitulak mo na yung itong box, ito to. Naitulak mo na pa ganun. Ito, naitulak mo na papunta dito sa kaliwa. Pagka naisagad mo na yung tulak, mga sir, wala nang gagalawan. Dito na naman na tayo mag-lock dito sa likod, sa ilalim. Yan, ito. Ito. Ayan, ito, to. So, ikabit natin ito, mga sir. Dali lang naman yan. Ayan. O, diba, ganyan yan. Alright. O, di ganyan na. O. Then saka mo itulak dito sa taas. Ayan, lock na. Tapos na. Oh, nakalock na, mga sir, oh. Pasok na. Ganun lang kadali, mga sir, mga ma'am, magkabit ng top box. Ayan. So, yun na yung mga kulay black kanina na naka-space, ano? Ayan, nandiyan na sa ilalim ito. Doon na sila, nakasalpak na sila, mga sir, sa loob. Okay. Ang kaganda na maganitong top box, hindi basta-bastang matanggal, oh. Not unless, i-press mo doon sa loob. Yan, ito, may ipipress ka dito. Ayan, oh. I-press mo muna yan, saka mo hilain. Ayan, oh. Ito, ipipress mo yan. Ito. Ayan. So, hindi basta-basta maalis. Tapos, parang double lock siya. Ayan, hindi basta-basta maalis. Tapos, ipagka nilock mo pa dyan, lalong hindi na maalis. Ayan, pag nilock mo dyan. So, ayan, nakakabit na yung ating top box. Walang alog, mga sir. Walang alog. Walang alog, mga sir, mga ma'am. So, okay. Ayan, wala, oh. Kaya kahit tumakbo ito, eh, walang nakakairitang sounds. So, tingnan na natin ang itsura, mga sir. Ito na yung ating poging-poging PCX Honda PCX160 dito sa kabila. Ayan po yung itsura. Ayan na po yung ating top box, mga sir. Ayan, magandang elevation niya, no? Magandang elevation. Yan yung gusto kong elevation ng top box. Ayaw ko yung pantay, mga sir. Okay. So, tingnan natin dito. Ayun na, bagay na bagay sa kulay black natin, ano, sa blacky. So, ayan po yung ating pong Honda PCX160 na mayroon na pong top box. Mahalaga, napakalaking tulong ang top box, mga sir, lalo na pagka magta-travel ka. Ayan, maliban dun sa maluwang na compartment ng Honda PCX160. Ayan, maluwang yung compartment niya dyan. At saka, ang maganda dun, eh, may extra ka pa na paglagyan ng tawag nito, gamit. So ito na naman po ang itsura dito sa kabila. Sporty type na, mga sir. Sporty type, mas lang naging mas sporty type look siya, mga sir, oh. Ganda. So yan na po, ano. Ito, mga sir, mga mamkaragdagang payo lang.
Kung pansin ninyo ay hindi ako naglagay ng backrest ayan, dito sa ating pong top box. Ako kasi mga sir, mga ma'am, mas gusto ko yung walang backrest. Bakit? Kasi siya pa yung hindi naman intended itong box na to para sandalan ng backride mo. At ang problema mga sir, pagka ito sariling idea ko lang, ewan ko lang sa iba, pero sa akin sariling pananaw, kung sasan yung backride mo sasandal diyan sa box, siya pa kasi yung pressure na bubuhatin ng mga tornilyo sa ilalim, lalo na yung ito. Wait lang ah. Focus natin. Ayan, yung kulay black kanina, 'di ba? Ayun oh, yung kulay black na 'yun oh. Yung oh, 'di ba? Na isinuksok natin sa apat na butas. Oh, bali yan lang kasi yung humahawak mga sir. Ayan, focus natin 'yan oh. Yan lang kasi ang humahawak mga sir ng itong box at saka dito sa may base plate, yung apat na 'yon. Okay. Siya pa kasi yung pressure na kanyang hahawakan kapag kasumandal, malay mo yung angkas mo 60 kilos, 70 kilos, wala na. Okay, tapos yung mga tornilyo mga sir, ano yung mga tornilyo sa ilalim, siya pang pressure na bubuhatin nung mga tornilyo kapag mayroon pang sumandal dyan. Kaya ayan, ang ipapayo ko sa mga ayan, nasa sa inyo, gaya ng sabi ko, nasa sa inyo pa rin. Kung talagang gusto nyong lagyan ng backrest, pero ako hindi na. Kasi foam lang yun eh, foam. Tsaka mas maganda yung clear lang siya, di ba? Clean look lang ba? Clean look. Okay? Yung foam na yun, yung backrest na yun, foam lang yun. Tapos syempre kakapitan ng dumi, mahirap linisin. So mas gusto ko yung ganyan. At ayaw ko talagang pasandalan nito. Okay? Nasa inyo, kung prefer nyo pa rin yung may backrest tapos pasasandalan nyo, bahala kayo. Bahala kayo, basta ako, ganun lang. Yan, simple lang. Hindi dapat sandalan ito. Kasi kahit gano'ng katibay yung top box mo, mga sir, mga ma'am, kung sinasandalan naman, di naman intended na sandalan yon, kung talagang gusto mo ng sandalan, magpakabit ka na dito ng talagang bakal na sandalan, di ba? Okay, so yun, sana nakatulong mga sir. Nakabit na yung ating pong top box. Yan, original alloy po ito. Yan, napakaganda, sulit na sulit. So maganda yung elevation niya, ganyan yung elevation niya mga sir, teka lang ha. Yan, punta lang ako dito. Yan, so ganyan yung elevation niya mga sir, ayaw ko yung nakapantay. Yan, ito yung mga ito yung elevation na gusto ko sa top box. Okay, medyo nakayuko. Ayaw ko yung pan, yung nakapantay. So tingnan naman natin dito po sa likod. Ganda oh, hindi. So yan po oh, grabe oh, mas pumogi itong ating pong tawag nito, Honda PCX 160 Duhan. Ayan oh. Okay. Ayos. Walang alog mga sir. Yan. So pagka bubuksan to, ipepress mo din dito sa loob. Okay. So ayan. San ka pa? Okay. So yun lamang mga sir, mga ma'am. Itong ating pong pagkakabit ng ating pong tinatawag na top box dito po sa Honda PCX 160 natin. Sana po ay kahit papaano nagkaroon kayo ng idea, lalo na sa mga baguhan, sa mga walang kaalam-alam at umaasa lang sa motor shop. Lagi simpleng pagkakabit lang pupunta pa sa motor shop. Okay, di kayo na lang, siya pa yung ibabayad mo pang merienda mo na lang mga sir. Okay, so yan na po. Paki-like, paki-share po itong video natin mga sir, mga ma'am, para mapanood po ng iba't makatulong sa kanila.
At pa-subscribe na rin po kung ngayon po kayo kung ngayon lang kayo nabisita sa ating pong channel, para maabangan nyo po yung mga videos na aking pong i-upload pa. Ayan, meron din ho tayong Facebook page, Trip Moto Vlogs din, paki-follow din po. So, yun po, mag-ingat po tayong lahat, mga sir, mga ma'am. Ingat po tayo lagi sa pagmamaneho. Laging tandaan na isa lang ang buhay. At ang pinakamahalagang gawin, ipagkatiwala mong buhay mo sa Panginoon. Ayan, para sa ganun ay masaya ang buhay. Okay? So, yun lamang po. God bless us all. And to God, all be the glory.